Ayan, sinugba ko yung isang pirasong natitira kong talong. Ayan, luto na siya. Kasi gagawin ko siyang ipapuray ko siya with egg. Tortang talong. Kasi walang ano dito, magandang tingnan, kaaya-aya, pero masarap talaga yung isugba mo yung ano, yung talong, tapos saka mo siya itorta. Iba yung lasa niya. Ako kasi pag mga recipe ko, akin lang yun. Wala akong tinitingnan o sinusunod na mga recipe book, kundi kung ano yung alam kong gawin, kung ano yung ingredients kong available. Ayan, 2 eggs. Pwede mo siyang lagyan ng cayenne pepper. Konti. Kung gusto mo siyang maanghang. And then, black pepper. Depende kung gaano mo siya gusto paalat. So, may salt na, may pepper. And then, kung adventurous ka, pwede mo siyang lagyan ng mixed herbs. Ayan. Or parsley. Hindi ito yung Pilipinong ano version. Lahat ng mga ganito, basil, pwede mo siyang lagyan. Yung mga ano, available na ano mo dyan. Ito, yung ground na instead na magtagtag ka ng bawang. Lahat yan, pwede mo siyang gawin. Itong bawang na to. Yung fried na bawang. Nasa sa'yo yan kung ano gusto mo. Ano, recipe. Pwedeng ikaw lang ang gumawa, sarili mong version. Pwedeng ganyan. Ihalo. Bilit. Kaya hindi nakaka-stress yung pagluluto ko. Na gusto kong kainin kasi sarili ko siyang version. Madalas, kung ano lang yung ingredients nandyan, yun na yun. Kasi, kung susundin ko yung ibang mga recipe, wala akong originality, diba? Mainit na yung kawali. Pwede mo na siyang lagyan ng mantika. Control. Yung mantika ko. Control din yung fire para hindi siya masunog. So, i-slide mo lang siya ng ganon. Diba? So, yan ang version ko ng aking tortang talong. Para control yung fire saka yung pagsunog niya. Importante sa pagluluto yung fire control, oil control, at pagtatantiya kung paano, kung anong way ng pag-flip.
diba? Pwede na siyang ahunin. Nakita nyo, wala siyang naiwan. Ayan na siya. Then, yung second. Kasi pinag-iwalay ko siya. So, this one, since may oil pa dito, hindi ko na siya kailangan lagyan. Ayan. At, yung kawaling ginagamit ko, masyado siyang mainit. So, kailangan kong i-lower some more yung kanyang fire. Medyo mainit pa to. So, pwede mo siyang gawing roll. Or, maybe baliktarin ko siya. Pwede mo siyang gawin ng parang yung ano, imbutido. Ayan. Gawin mo siyang roll na ganon. Tapos, hiwain mo siya ng ganon. Depende kung anong gusto mo. Ito ay style ko lang. Hiwain mo siya ng ganyan. So, ayan ko siya dito. Dito sa, ano, plate. Ayan, mainit. Ayan. Si kanin. Tapos, kukunin ko to. Itong, parang, ginawa kong imbutido. Tapos, i-design mo lang siya dyan. See? Looks like, yung pagkain mo, ay napakamahal, diba? Ganong kadali, ganong kasimple, yan ang aking version ng aking luto. Kasi wala akong lamesa. Dito rin ako pagkain sa kusina. Wala na masyadong arte-arte. Talagang kung ano yung nangyayari sa isang normal na bahay, normal na kainan sa bahay. Happy nga, wala namang sinilita sa'yo. Kaya pwede kang kumain. Masarap siyang kainin ngayon kasi umuulan sa labas. Medyo mainit. Kasing air itong dumadaan pero maulan. Ngayon alam niyo na si yung sekreto ko bakit ako masaba. So simpleng itlog at talong. Masaya na ako doon. Ubus na. Bye-bye. See you next time.